is Ben. Dali na natin sa fourth draft natin ngayong araw na to. And this draft is brought to you by Smart. And looking at this draft right now, Omega Esports, nakita na nila ang kamandag ng isang Chak Mamba with the Kufra at tinanggal na agad nila to sa first rotation bans pa lang. Meanwhile, for Execration, tinanggal naman nila ang Eve at mukhang dadagdagan pa nila ng ano yung narinig natin, ang Mathilda. This is again the same bans na pinakita nila for the past three games. And I do agree for the side of Execration na eto yung mga kailangan mo tanggalin. These are Heathcourt heroes na talagang nagiging successful yung team kapag kaganito yung pinili mo sa kanila. Literally ah, eto yung ano nila, recipe to success. So kapag tinanggal mo yung recipe na yun, or isang part ng recipe na yun, iba na yung lasa. Iba yung lasa eh. I mean, masarap pa rin siya. Pwede siya maging masarap. No. Pero ang problema naman kasi, iba yung ano eh, iba yung timpla. So baka hindi swak para sa lahat. Oo nga, and baka nga yung parang texture pa yung maiba. I mean, malaking bagay ang isang hero sa isang composition. If Omega Esports hindi maibigay ang ganong klaseng composition, and Execration, they are definitely banning it right. Meanwhile, for Omega Esports, they're not only gonna take away yung Chakno hero, pero tatanggalin din nila ang isa sa mga hero ni Etomax with that Lunox. Ngayon, Omega Esports, they have the priority pick. Napaka-importante na yung kukunin nila dito ay integral sa kanilang lineup. Selena, medyo masama pakiramdam ko dito. Nako, ito yung ano eh. Ganito din yung startup nung kanina eh. Ganyan na ganyan din nagsimula yun eh. Nakangiti sila hit. Oy, ano ginagawa nyo? Mamumusit din ba kayo? Ayan, nakangiti yung tatlo. Aba. Ay, ganyan din. Medyo din yung kanina eh. Nako. I think we're going to game 5 Butters. Ito na yung The Butters Effect. Tingnan na lang natin kung gumana naman muna. Uy, hindi naman kayo mabiro. 15 games na dito si Butters. Uy, 3 days pa lang ako, magpe-15 games na ako. 15 games Butters, pero ito ha, para sa mga Omega Esports fans, Butters, pagbigyan mo na sila dahil gusto nilang makakita ng Game 5 dito. Tignan natin kung ano bang idadagdag nila dahil kung Faramis at Bane ang ilalagay nila dito ay alam mo na ang mangyayari, pero mukhang hindi. This is a standard Selena pick na manggagaling sa Omega. Kidding aside, Execration, ang ganda nung unang, yung first two picks nila, yung 1-2 punch nila, it gives them a lot of control, it gives them a lot of pick off potential na tinatawag nga natin, ejector unstoppable force, yung glue, yung stick, kung stick play, kung ano man yun, anoy, bang, Mobile Legends, it's something na pwede kasi kayong makapanalo ng isang buong team fight just because napitas nyo yung dalawang members. And napaka-heavy ng control na to, given pa na merong isang Sylvana dito sa may kabila na parang everyone kasi usually nagko-collapse doon sa nahuli ng Imperial Justice eh. Pero feeling ko baliktad ang mangyayari na kung sino, kung mahuli ng isang Sylvana, ang isang kahit sino dito sa Execration with the Imperial Justice, siya ang mapagtitipan. Kumbaga, since siya yung pumasok, uunahin na siya ng split-split nito ni Glue at baka ma-eject pa siya. And speaking of which, pag nilagay ni Sylvana ang sarili niya sa ganong sitwasyon, may chance na madalian din siyang ma-pick off. Pero tignan lang natin kung anong klaseng Sylvana ang lalaroin ng Omega Esports dito dahil kadalasan naman, tempered ang mga Sylvana players natin dito. Hindi sila basta-basta pumapasok sa mga sitwasyon na alam nilang hindi dapat. Mamipwersa na si Harry dito gumamit ng Purify. Well, ako naman naniniwala ako, Purify lang din naman talaga ginagamit ng mga Harry ngayon eh. Para pala mag-play care, Harry, parang may something na mali. Parang napasobra ka na parang ng dash. Parang napasobra ka na, parang una ka pa sa first. Parang umabot ka na ng next game. Oh. sa sobrang dami mong dash, tas kumuha ka ng play care, parang makikita mo yung sarili mo, lalabas ka season 8. Nako, parang masamang panata, masamang bad omen yan. Hindi naman yung sinasabi ko, pero alam mo yun, kumbaga hindi naman complete sa Execration lang yun. Pwede din naman sa ibang team. Oo nga, I mean, pero, goes both pero ways. Pero Purify lang talaga. Kasi ang dami ng pressure points dito sa side ng Omega kung isipin mo. Kasi may Pana,
may Imperial Justice. May Cometic Lance. Actually, pa. May Electo Final Blow ka pa eh. Mm-hmm. So, ibig sabihin, madaling i-force out talaga yung isang Harit sa sarili niyang Zaman Force. And even if may Zaman Force na feeling ko, kailangan ng isa pang magdadagdag ng control over that area. And ano kaya ang idadagdag nila dito? Meron na agad silang support, pero looks like they're gonna go for single target damage once again. Nakita na natin kung anong kayang gawin ng isang yung combo na lalabas talaga with a shadow kill. Kanina pinakita ni Hajizi yun. At mukhang papatikimin naman ng execution ng Omega ng sarili nilang medisina. Alam mo, nakita natin na umangat si Diggy dun sa side ng Omega eh. Mm-hmm. Wala naman si Diggy sa mga ban, wala sa mga pit. Sinasabi ko lang, umangat bigla si Diggy. Shoutout sa iyo, coach. Ayan si na, Diggy. Ayan na. Diggy. Diggy is back! Nako, medyo seryoso. At wait lang, wait lang. Easy ka lang! Easy ka lang! It's back! May nakangiti na. Hindi natin pwedeng... Nako! Eto na! Nakinig ko na! Ay, hindi! Si Lapu-Lapu pala! Kala ko, kinabahan ako! Kinabahan ako! Kesa Lapu-Lapu, no? Pero, munti ka na. Kamunti ka nang makita na pero, naman. Pero, kidding aside, hype aside, everything aside, ginamit na ni Toshi to sa ibang game. And actually, naka-high end ray pa nga siya noon. And yun yung sinasabi natin na full mage composition na ginawa nila, na meron lang isang Bane na naka high and dry tapos physical attack yung ginawa niya at sa kanya nang galing yung push potential ng side ng OMG. I like this idea coming up from OMG. Hindi sila nag-stick dun sa mga cheesy strats to utilize yung Bane, but it's more on the idea na sige, i-overwhelm natin sila ng physical damage. Pero kasi Omi, ang problema ko naman dito, yung itemization ng execution, pansinin mo, magiging linear. Mm-hmm. Kasi automatic, ang kukunin mo dito, Brute Force Breastplate, Anti-Kiras, anything na pwedeng mag-mitigate ng physical damage, yun yung kukunin mo kasi heavily reliant ang OMG sa physical. And speaking of physical damage, meron namang kukunting magic damage na malalabas pero manggagaling ito sa isang Sylvana na support. Or, baka lang naman, Toshi, Bane, na mage. Na hybrid. Kumbaga parang hybrid na Bane ang makikita natin dito if ever gusto nilang haluan pa ng karagdagang magic damage ang kanilang lineup. Dahil nasabi mo na rin, Butters, kung sakaling mag-full physical damage ang Omega Esports, ay madali lang makukontra ng execution with items na magsa-stack armor lang. Kumbaga armor stacking ang magiging key to victory nila. Possible last game of the series, Omega. Dadalhin ba nila tayo sa game number 5? This is... Ano ba? Paano ko ba babanggitin itong laban na to? This is going to be the fourth game of Omega. Uy, grabe naman. Grabe naman yung mga transition, mga split screen. Oo nga, parang yun yung split natin. No? Hindi pa level 4 si Renzio dito. May split parang na agad tayo. Parang tinatch screen. May mga gumagalaw pa, no? Parang kanina wala namang ganun. Pero mukhang may pabonus na si Sir Patrick Dapp na ating main observer for this game. For the first 45 seconds, mukhang maghahanap dito si Heat ng away. Pero wala naman palang mangyayaring masama. And makikita mo rin naman kung gaano ka-aggressive si Kel DJ. Pumasok siya agad doon. And Curtizzi, bumato ng pana, tinamaan si Chaknu. And alam naman natin, naka-pull yourself together siya dito. Hindi siya ganun kakunat. Mm-hmm. At kapag natamaan ka ng pana ni Selena, ito na nga ang sinabi ni Idol Muchuks, talagang mapapatulog ka. Mm-hmm. Bro, di... Lahat invited sa 5v1 party. Manunapakanta pa tayo dito. Oy, ayan na naman! Tinamaan. Pero alam mo, yun yung isang sa maganda sa Kagurai. Kapag siya yung tinamaan, automatically pwede siya mag-dash out. And ano si Chaknu, fast thinking, ang ginawa naman niya, in-ejector niya palayo pa. Pero grabe si Curtizzi dito. 3 out of 3! Grabe, ang galing mo mag-mat doon, ha? Ang galing natin mag-statistics, pero si Toshi mukhang susunod na. Wala naman pala. Hindi pa ganun kalaki ang damage dito ni KelVJ. Mm-hmm. Toshi dito, naka-entry na naman. KelVJ, meron pa ba siyang shadow kill? Nagamit niya na, hindi magiging yung time yon para i-take down si Toshi.
Pero ang plano naman nila dito is i-take lang yung energy shields laban sa Omega. Alam nila na kailangan nila alalayan si Kelka kasi if ever makuha na ni Kelka yung mga items niya na mas maaga, mas mabilis sila makakalaban. Bravest Warrior indeed. Kenji, lumalaban pa, pinalo ng pinalo, pero makakatakas lang doon si Etomax, and Hajizi secures yung turtle. And that's the first turtle of the game going to the hands of Hajizi. Feeling ko yung mga ginagawa dito ni Kirk TZ. Wait lang, Etomax! And Etomax dito, kinapitan ng payong. Literal na kinapitan niya na ng payong, and ang pakay lang naman ni Haji doon ay kunin lang yung purple buff ni KelBJ. Kasi energy hero to eh. Natandaan mo yung mga energy hero, hindi pwede magka-energy gap yan. Nako. Nako, parang dapat start your day the champion way. Oo. At hindi lang dapat start your day the champion way, kailangan may konting pa Enervon galing dyan sa ating purple buff, syempre. And yun ang sinasabi natin, more energy, mas happy. Pero look at this, ladies and gentlemen. KelBJ, tinamaan siya ng pating, at sabi nila, pating. Kasi nga, may espada din si Kel. Ay, oo nga. No. Ang ganda ng sound effects mo doon. Hindi mo nakuha yung joke. Minsan kailangan mo mag-step up ng joke game mo. Ay, sige. Next time, kung makabalik ako dito sa atin. Nako, yun ang unang pana na hindi tumama. Oh, Kelra, ginagamit yung Zaman Force, pero in-overwhelm siya ng damage doon, Omi. Nako, grabe talaga. Walang malakas pag apat ang bumisita sa iyo kahit isa kang harit. Actually, ganitong-ganito ang nangyari sa lahat ng harit in this series, talagang napagbibigyan o binibigyan ng tatlong tao. Total assists in Season 7 may exceed 900. Current progress is at 862. Sabi, ilan yung kailangan? Mahina ako sa mati. Naku, wait lang, parang 38. 38. O, yan ha. Ako na una sa'yo ha. Ako na una sa'yo, mas magaling ako sa mati. Okay na yan. Pag nauna, 38 assists na lang. Tignan natin kung umabot ba for this game. And nagkahulihan pa yung kaibigan ng Unstoppable Force! Oh my goodness! Legolas Pinas, ladies and gentlemen, pinana ng flame shot. Kung may pana si Selena, may pana din ang flame shot at napakahaba ng range niya na turtle. Hindi pa naman nasisimulan pero gumagalaw na, nangangain na rin ang Heath dito at wala pa namang labanan na magaganap doon. Going back, I feel like this is going to be an objective na gustong makuha ng Execration to regain a little bit of control. And Haji, nasa area na siya. Si Chakno naman, nasisepat niya kung sino ang gumagalaw doon sa may turtle. And as you can see, si KelBJ, nandito na rin sa vicinity, they can contest etong turtle na to. Pero si Kenji, ang pinupuntahan niya naman ay si Kelra. At sinasayawan siya ni Kelra dito, si Chakno. Kinabol niya ng Unstoppable Force and the dash in, dash out. Eto Max lumaban dito. Nahuli pa rin si Kelra! Grabe si Curtizzi sa laro na to. Lahat ng mga panang kailangan tumama, tumatama. Pero look at this, KelBJ! Na-bait out. Tinimingan. I mean, prediction lang naman yun galing kay Heath. And nagigets ko naman kung ba't niya ginamit yun. Kasi mas okay nang pag-cooldownin mo yun eh. Kasi nag-cooldown naman yung pag nagkamali ka, nag-cooldown. Paano pagka tumapak talaga siya dun? Nako, eh, di may reward ka pa. So, ibig sabihin, it's all about taking risks. And risks ang kailangan gawin dito. Chakno! And can you feel the Heath, ladies and gentlemen? Pero tinamaan ng pana, Curtis, turning that around! Nako, parang may naaalala ako dito. The future ang nakikita ni Curtis. Ay! Si Eto Max! Si Tito Max bumawi! Grabe yon, talagang ito na yon, balagbagan game number 4 of Omega versus Execration. Kaka-down lang ng turtle, 50 seconds pa bago bumalik. At mukhang naghahanap dito si Toshi. And Toshi, masisepat ni Chakno. At pinalapit, at andun na yung Bane, andito na yung deadly catch, lumabas na yung mga pating. Eto Max, nakita Kenji ni Kenji, at masyado siya malapit. Haji, nakuha yung sword intent. Haji, Renjo, dito na! Ang pinakapwesto nila, Haji, zing nga talaga. And Renjo, umalis gamit yung... Shadow kill! Nagbabounce-bounce siya dito, shadow kill! May apat na tao na nandun, ginamit yung stun ng Lapu, pero just in time, makakatakas dun sa shadows.
etong si Kel VJ. Ang talagang counter sa Shadow Kill ay ang sama-sama jutsu kung saan hindi mo masyado matitikman ang damage ng isang Kel VJ na may hawak na Hayabusa. And para sa Execration, mukhang hindi sila makahanap ng isang laban na lamang talaga sila. But speaking of lamang, 3K lang naman ang laman ng Omega Esports right now. And grabe yung ano ha, grabe Omega dito. Talaga nakokontrol nila si Kel VJ. At habang nangyayari lahat yun, eto Max with a Yin Yang overturn. Pero grabe yung tankiness. Oh! Wow! Stun! Omega dito, nagiinit! Grabe si Curtizzi. Ang dami niyang inopen na opportunity para sa side ng Execration. Tumama naman Omega yung pala! And look at this, ladies and gentlemen. This is quite surprising for me na ganito natitake ng Omega itong laban na to. Yung mga laban kanina against Execration, literal, na ano eh, dikit, alam mo yun, nahanapan nila paraan. Pero for Execration right now, hindi nila mahawakan ng Omega. At ngayon, ang Omega naman, dahil hindi nila dahil hindi sila mahawakan, feeling ko, kailangan nating bigyang credit ang mga pana nito ni Curtizzi dahil tumama na naman Curtizzi. Pupuntahan niya si Kel. Alam niyang hindi niya naman mapapatay dahil nga kulang na yung oras na yon. Pero the fact remains na pauwi mo at makukuha yung kanyang orange buff. Napakalaking tulong nun para sa Omega Esports dahil kinakain na nila lahat ng pwede nilang kainin sa jungle ng Execration. At lumalaki na ang kanilang lamang. Nasa 7K na ang lamang ng Omega Esports dito. At yun na nga, lapu-lapu, pati yung lapu-lapu, kumakain na rin ng mga green camps. At mukhang ang map control na ang laruan ng Omega Esports dito. Execration, kailangan nilang makahanap ng isang laban na hindi sila matatalo. Isang team fight. Yun lang talaga para makabalik sila sa laro na to. Oy, Kurt, tinamaan na naman si Chuck, no? Ang ganda ng pwestuhan. Sila yung natatalo sa mga brush play dito. Execration, kailangan nila humanap ng paraan kasi napakadaling mag-pre-plan para sa OMG dahil nga sa Abyssal Traps. Si Chuck no naman dito, ginagawa niya yung best niya, kaso kasi he can only do so much. Pag na-Abyssal Trap yung isang place, tapos nandun siya, makikita na agad ng OMG, hindi na sila lalapit dun. At hindi lang yon. Sinabi na natin kanina na ang Execration, they need to find team fights. Pero paano ka makakapag team fights kung palaging tumatama ang Abyssal Arrow, kung palaging tumatama ang nag-iisa at ang pinaka best pick of tool na meron ng Omega Esports? And habang nangyayari lahat yon, Chuck, no dito papasok na naman siya. And ito yung sinasabi natin, yung brush game ng side ng Omega, napakalakas. May Sylvana ka, may Selena ka. AGZ? Lahat ng pwedeng ibato sa'yo, mababato nila. Kenji with the cleanup, with the stun, talagang lumalaban. Summon Force! Sila. Summon Force, kailangan nilalabanan talaga to, pero hindi kakayanin. Nako. Yung kanyang damage output, ang shields at shields. Yung damage output ng OMG, masyado mataas. Masyado na mataas ang damage output ng OMG at mukhang turtle or mid lane turret pala ang kanilang sunod na objective. Pumasok dito! And Tito Max, pumasok siya para pigilan at para kunin, clear yung minions, pero that won't matter as Omega takes us to game number 5. We will go the distance dito sa ating last series of the day, and this winning moment is brought to you by Oppo A94. Ladies and gentlemen, wala akong palya sa 5-game series. Ang sasabihin na nga natin dito ay three words pala. Ano? The Butters Effect. Binilang ko na rin lang yung the, pero yan ang Butters Effect sa playoffs ng